2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang pangalawa sa pinakamalaking hayop na nabubuhay ngayon ay ang hippopotamus? Sumunod sa elepante, pero maituturing pa rin higante ang hippopotamus sa haba nitong 3.5 meters, taas na 1.5 meters at bigat na 3,200 kilograms. Buong araw na nakababad ang hippopotamus sa mga ilog at lawa para mapanatiling presko ang kanilang pakiramdam. Kapag gabi naman, kumakain ito ng 35 kilograms ng damo. Kahit malaki ang timbang at maiikli ang mga binti ng hippopotamus, mas mabilis itong tumakbo kaysa sa mga tao sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ngayon, alam mo na! Magandang umaga, nagbabalik ang aming programa. Ang pabago-bagong panahon, walang pinipiling lugar. Kaya nasaan ka man, dapat nalalaman mo ang weather conditions sa inyong lugar. Narito ang forecast sa mga piling lungsod ng bansa. Umaga hanggang tanghali, maariwanas sa panahon ang mararanasan sa Kabanatuan, Calapan, Dumaguete at Rojas. Pero pagsapit ng hapon o gabi, nariyan at posible na yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Calayan Islands, paghanda ng maulan na panahon ngayong araw. At ang temperatura sa mga lugar na ito, nasa pagitan ng 24 to 35 degrees Celsius. Sa mga piling lungsod pa rin ng bansa, all good weather conditions sa Katbalogan at ang temperatura dyan nasa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, paghandaan naman ng napakaulap na kalangitan at mga pag-ulan sa General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolog. Dahil ito sa IT season na dominante rin sa Mindanao. Ang temperatura sa mga lugar na ito nasa pagitan ng 22 to 33 degrees Celsius. Sa panibagong pag-aaral ng mga eksperto, napag-alaman ang makalumang klima ng planetang Mars na makapagpahanggang ngayon ay umiiral pa rin. Yan at ilan pang detalye sa ulat ni Patrick Obsuna. Magandang umaga rin, Tricia, at sa lahat ng nakatutok sa Panahon TV. Ang mga tumpok ng yelo at buhangin sa ilagang polo ng planetang Mars ang naging dahilan ng pagkakadiskubre ng sinauna nitong klima. Ayon sa mga eksperto, ngayong tuyo at mabuhangin ang tinaguriang red planet, ang nagyayelong tubig nito sa mga polo nito ay nagsabing ang planetang ito ay napupuno ng tubig dati. Gamit ang Mars Reconnaissance Orbiter Shallow Radar o SHARAD, natagpuan nila ang patong-patong na mga yelo sa mga poles nito na kilala bilang Cavi Unit. Ito rin ang siyang dahilan ng pagkakadiskubre ng sinaunang klima nito dahil ang mas nagwawobble habang umiikot ito sa araw, ang North at South Pole nito ay lumilihis palayo sa araw dahilan upang may mga taon na hindi naarawan at naiinitan ito. Ayon din sa mga mananaliksik, kaya hindi natutunaw ang yelo rito ay natatabunan ito ng buhangin dahilan upang ma-insulate ang yelo at mamanatili itong malamig. Hinala ng mga eksperto, posibleng may tubig pa sa ilalim ng planeta. Kaya naman importante ang pag-aaral nito dahil nais magpadala ng tao o ang NASA upang mamuhay sa ika-apat na planeta mula sa araw. Samantala, narito naman ang iba pang dato sa astronomiya, ang moonrise o ang pagpapakita nito sa kalangitan. Ito ay sa ganap na 6:57 na umaga at lulubog naman ito 8:16 ng gabi. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Tinatawag ding young moon ang isang waxing crescent moon. Ito ay lumilitaw sa kanluran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag at makikita rin na mistulang nakasmile ng malipis ang ating buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing, kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng ating buwan.
At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan ang iba pang astronomy trivia bukas. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Abusuna. Magandang umaga at balik sa iyo, Tricia. Maraming salamat, Patrick, sa amazing Astrofacts. Mainit pa rin ang panahon pero huwag maging kampante dahil nalalapit ang tag-ulan. Kaya alamin ang tag-ulan checklist na ito para sa iyong kahandaan. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.